Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalo na sa mga bago pa lang dyan. Hello po sa inyo. So, sa video ko ngayon guys ay pag-uusapan natin itong tungkol sa allow embedding or embedding sa YouTube. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng allow embedding or embedding sa YouTube? Kung ito nga ba ay nakakasama o nakakabuti sa ating YouTube channel. At ituturo ko na lang din sa inyo kung paano i-enable or i-on yung ating allow embedding dito sa ating YouTube channel. Ayan. So, bago ko ipakita sa inyo kung paano, basahin niyo muna natin yung ilang mga information tungkol sa allow embedding. Ayan, so when uploading videos to your channel, you will have the option to allow embedding. Allowing embedding means that people can republish your video on their website, blog, or channel, which will help you gain even more exposure. Embedding is a feature that allows you to display YouTube live streams on other websites using an HTML code provided by YouTube. Embedding live stream videos allows you to extend your reach beyond those using the YouTube website or app and makes it accessible to a vast number of potential viewers on countless platforms. The more success your videos have, more YouTube will recommend it to others and appear higher in the results. Therefore, allowing embedding is usually the best option for most of the cases. Uulitin ko, the best option for most of the cases. You can add it to a specific page, making it easy to watch right away without even leaving your website. Think of it as installing a flat screen television on the walls of your website and being able to show your visitors what you want and when you want. So, doon pa lang guys sa binasa natin kanina, malalaman nyo na kaagad na nakakabuti siya para sa ating YouTube channel. Ayan, so ito, papakita ko sa inyo kung saan makikita yung ating allow embedding at paano siya i-on or enable. Ayan, so first, punta kayo sa inyong YouTube studio. So dapat, kung isa kayong YouTube creator, meron kayong YouTube studio app. Then, wait lang natin. Then, punta kayo sa content sa baba. Then, pili tayo ng isang video na sa-sample natin. Open nyo yung isang video. Then, click nyo yung pencil icon sa taas. Ayan. And then, punta kayo sa baba. Scroll down. Then, click nyo yung tags, category, comments. Ayan. So, scroll down nyo lang. Ayan. Scroll down nyo lang. Diyan sa pinakababa, makikita nyo yung allow embedding. So, i-check nyo lang yan para ma-on or ma-enable siya. Kasi once na naka-on or naka-enable yung allow embedding ng video na yan, ay magiging searchable siya. Magiging searchable yung video na yan sa iba't ibang mga browsers tulad ng Facebook, Google Chrome, Internet Explorer, browser, at iba pa. Tapos, yung mga videos natin, yung ating channel, ay lalaki yung kanyang boundary. Mag-expand siya at isang way na yon para ma-promote yung ating YouTube channel at madagdagan yung ating mga viewers, subscribers, at organic viewers. Ayan. So, malaki talaga guys yung natutulong nitong allow embedding. Papakita ko sa inyo, example na lang yung sa akin. So, punta tayo sa ating Google Chrome. Then, sa may search tab, i-type natin yung ating YouTube channel name. Ayan.
So, type natin tutorial ni mama. Then, click OK. So, ayan kung makikita nyo guys. Kita na yung aking profile picture. Pati yung aking mga video andyan. Pag i-click nyo yan, mabibiyo na nila kaagad yung aking video. Ayan. So, dyan sa mga video. Ayan. Andyan, na-appear yung aking mga video. Ayan, kung makikita nyo. Ang daming video ko yung umappear. Halos lahat a-appear yan dito. Ayan. Ganun din sa images guys. Sa lahat, mga videos, images, a-appear yung sa akin. Yung profile picture ko, yung thumbnail ko, yan yung mga a-appear. Ayan. So, for example, halimbawa ako, naghanap ako dito ng may nag-search sa Google Chrome na ano, na paano sumali sa Lazada Millionaire. Eh, meron akong tutorial about sa Lazada Millionaire kung paano sumali. So, isa yung video ko na yon, yung Lazada Millionaire, isa yung video ko na yon na appear dito sa Google Chrome. Tapos, kapag clinic nila yon, madadirect sila sa aking video. So, dagdag viewer din yon, dagdag view din yon. So, ganun guys yung explanation about allow embedding. Kapag inon or in-enable natin yung allow embedding, lumalawak yung nararating ng ating mga videos, ng ating channel. Nag-e-expand siya, lumalaki, at mas madali siyang mahanap, mas maraming nakakaalam. Kasi kahit sa Facebook, Google Chrome, kapag tinype lang yung inyong YouTube channel, yung video na yon na naka-allow embedding ay a-appear yung inyong video, pati yung inyong YouTube channel. Kasi chinek ko na din yan yung sa akin. Tulad din na pinakita ko kanina yung sa Google Chrome. So, guys, ayun lamang guys yung aking video ngayon. Sana ay may natutunan kayo dito about sa allow embedding. Kung meron kayong mga katanungan, paki-comment na lang sa baba at kapag nakita ko yan, ay re-replyan ko yan kaagad. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood and always remember guys, hindi ka magtatagumpay kung hindi ka magsisimula. At pa-favor na lang din po ako guys, sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking YouTube channel, lalo na sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. At pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na video ay ma-update or ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood.